Lahat tayo ay gusto mag-travel sa iba't ibang bansa. Pangarap natin ang magbakasyon ng ilang buwan at tuklasin ang iba't ibang mga lugar, kultura at matuto ng iba't ibang mga lingwahe. Pero paano kung ang pagta-travel natin ay ang magiging sanhi na ating kapahamakan? Iyan ang nangyari sa dalawang babaeng Dutch student na nag-travel sa Panama at biglang naglaho. Bago natin umpisan ang kwentuhan natin, kung bago ka pa lang sa channel na ito, i-subscribe mo na yan at huwag mong kalimutan i-like ang video na ito para lagi kang updated sa JP Amazing Stories. Si Chris Kramer at Lisanne Froon ay taga Netherlands. Nagkakilala sila at naging matalik na magkaibigan noong nagtatrabaho pa sila sa isang restaurant. Si Chris ay kakagraduate pa lang sa college na may degree in social education. Ganon din naman si Lisanne, kakagraduate pa lang din niya sa kursong psychology. Ang plano ni Lisanne ay kumuha pa ng master's degree. Pero bago niya ipagpatuloy ang higher education niya, ay plano nilang dalawa ang mag-travel sa Panama. Mahilig kasi mag-travel ang dalawang magkaibigan. Kaya Panama ang pinili nila dahil gusto nila pag-aralan ang salitang Spanish. At gusto rin nila magkawang gawa at mag-volunteer sa mga batang mahihirap doon. Gusto kasi nila magturo sa isang public school sa Panama sa loob ng 6 na linggo. Kaya ang ginawa nila, nag-ipon muna sila ng ilang buwan para masuportahan nila ang kanilang mga binabalak. Nung nalaman na magulang nila ito, natuwa sila. Kaya nag-ambag din na kanilang mga magulang para sa plano nilang pagta-travel. Noong March 15, 2014, nagpaalam na sila sa kanilang pamilya habang papasok na sa airport. Wala silang kalam-alam na eto na pala ang huli nilang pagkikita. Lumipad ang eroplano papuntang Panama. Excited silang dalawa habang nasa loob ng eroplano dahil matagal na nilang binabalak ito. Noong nakalapag na eroplano sa Panama, sumakay na sila ng bus papunta sa Bocas del Toro na malagi sila dito ng ilang araw. Nakisalamuha sila sa mga locals dito dahil nagsasanay sila na makipag-usap sa pamamagitan ng Spanish. Pinaghahandaan kasi nila ang pag-volunteer sa elementary public school. Laging may dalang diary si Chris, kaya dito nakalagay ang mga ginawa nila simula nung dumating sila ng Panama. Malaking tulong ang diary na ito sa mga naging imbestigasyon ng mga otoridad ng kalaunan. Noong March 29, dumiretso na sila sa Village of Bouquet, kung nasa ng eskwelahan na pagtuturuan nila. Meron din silang inupahan na isang maliit na kwarto kung saan sila mamalagi habang nagtuturo sila. Kaso nung pumunta sila sa school, nagulat sila dahil na-move ang schedule na pagtuturo nila. Sabi sa kanila, next week na lang muna ulit sila bumalik para magturo dahil may mga nauna sa kanila nag-volunteer nung week na yon. Hindi naman nalungkot ang dalawa dahil may 1 week sila para mamasyal muna. Excited sila mamasyal dito dahil ang Panama kasi ay puro rainforest at mga coffee plantation. Nandito din ang Volcano Baru National Park. Ito ang pinakmataas sa bulkan sa Panama. Noong March 30 hanggang March 31, wala silang ginawa kundi mag-enjoy sa pamamasyal. Picture dito at picture doon. Namasyal muna sila sa mga coffee plantation at umakyat sila sa Volcano Baru National Park at nag-enjoy naman sila ng sobra. Pero noong April 1, ito na ang huling araw na nakitang buhay ang dalawang babae. Ang detalye na pagkawala nila ay medyo nakakalito nung binabasa ko. Pero sisimplihan ko ang paliwanag para mas maintindihan natin. Noong umaga na yun, nag-post pa sila sa Facebook account nila na plano nila mag-tour sa village at kumain ng lunch kasama ang dalawang lalaking Dutch na nakilala nila sa Bocas del Toro. Ayon sa may-ari ng inuupahang bahay ng dalawa, sinama daw nila ang alaga niyang aso. Pero nung sumapit na ang gabi, umuwi daw ang aso na mag-isa na lang at hindi nakasama ang dalawang babae. Dito ako medyo nalito dahil kung titignan mo ang mga pictures na kinuha nila nung araw na yun, wala kang makikitang aso o kahit tali man ng aso na hawak nila. Tapos nung makita ang mga na-retrieves na gamit nila, wala naman pala tandaan na nagdala sila ng pagkain na aso, ekstrang tubig o poop bags man lang. Hindi ko alam kung may nagsisinungaling ba sa mga witness o nagkamali lang sila.
Ang pamilya daw ng landlord ay nag-alala nung makita nilang aso na umuwi na mag-isa. Sinubukan nilang huwag magpanik dahil sa isip nila baka may pinuntahan lang ang dalawa at nag-i-enjoy sa pamamasyal. Kaya pinalipas muna nila ang buong gabi. Sumapit na ang umaga, hindi talaga umuwi ang dalawa kaya tumawag na ng pulis sa may-ari ng bahay. Rineport nila sa mga otoridad na missing ang dalawang babae. Kaya nagkandak agad ng search operation ang mga otoridad para hanapin si Chris at Lisanne. Noong April 3, tinawagan ng mga otoridad ang pamilya ni Chris at Lisanne para sabihin na nawawala ang dalawa. Nagkandak na rin ng aerial search ang mga otoridad sa rainforest kung saan sinabi pumunta ang dalawa. Chinek din nila ang mga malalapit na village dito. April 6, hindi pa rin natatagpuan ang dalawa. Kaya sa sobrang pag-alala ng pamilya nila Chris at Lisanne, ay lumipad na sila papuntang Panama para tumulong na din sa paghahanap. Kasama ng pamilya ang mga detective na galing sa Netherlands. Ang paghahanap nila sa gubat ay tumagal ng halos 10 linggo, pero wala talaga sila natagpuan kahit kluman lang kung ano ang nangyari sa dalawa. Pero noong June 2014, mayroong isang babae sa Negabe tribe ang lumapit sa mga otoridad at ibinigay niya ang nakita niyang bag na natagpuan niya malapit sa ilog. Noong chinek nila ang loob ng bag, dito nila nalaman na pagmamayari pala ito ni Chris at Lisanne. Ang laman ng bag ay 2 pares ng sunglasses, 2 bra, 2 cellphone, $80 in cash, 1 bote ng tubig, 1 diary, 2 passport at 1 camera na naging malaking tulong sa kanilang investigasyon. Lahat ng gamit sa loob ay maayos na nakalagay. Wala malang damage kahit 70 days na ito na nasa rainforest. At ang nakapagtaka dito, tuyong-tuyo ang labas at loob ng bag kahit natagpuan ito malapit sa ilog. Ang hindi lubos maisip ng mga detective, bakit tuyo ang bag at hindi nasira ang mga gadgets katulad ng cellphone at camera? At sa loob ng 2 buwan na pagkawala ng dalawa ay halos araw-araw umuulan sa rainforest na yun. Dito na sila kinabahan dahil baka may foul play. Ang malaki naging susi sa investigasyon nila ay ang camera, 2 cellphone at diary nila. Dito nila malalaman kung ano ba talaga ang tunay na nangyari sa dalawa. Noong chinek na ng forensic team ang camera, tumambad sa kanila ang 100 pictures na kinuha na ng dalawa simula nung umalis sila sa Netherlands hanggang sa araw na nawala na sila sa rainforest ng Panama. Pinuntahan agad ng mga investigador ang April 1 ng mga pictures. Baka may mahanap silang lead. Kitang-kita ng mga investigador na nung araw na nawala sila, masayang-masaya naman si Chris at Lisanne sa pictures. Ang suot ng dalawa nung araw na yon ay sando, na angkop naman sa hiking. Ang pag-hiking sa trail ng gubat na ito ay kadalasan inaabot ng 5 hanggang 6 oras. Kitang-kita sa picture na 11 a.m. sila pumasok ng gubat, kaya dapat 5 p.m. ay nakalabas na sila ng trail. Pero sa mga nakita nila sa mga pictures, hindi nila sinundan ng trail at pumunta sila sa delikadong bahagi ng gubat. Ang parte ng gubat na ito ay napakadelikado, lalo na sa panahon ng March hanggang October, dahil ito ang rainy season sa kanila. Kahit ang mga tribo ng Negabe ay iniiwasan ng bahaging parte ng gubat na ito, may mga litrato din sila nakuha na pumasok pa sila sa pusod ng kagubatan bandang alauna ng hapon. Tapos pumunta pa sila malapit sa ilog at kung saan-saan pa. Talagang nag-e-enjoy sila sa lugar na hindi nila alam na delikado. Ang huling litrato nila na sila mismo ang nasa litrato ay bandang 2:00 ng hapon. Si Chris ay nakatayo pa sa isang bato malapit sa isang sapa. Kaya ako sinabing huling litrato nila na sila mismo ang nasa litrato dahil meron pang 90 na litrato ang nakuhanan noong gabi ng April 8, 1 linggo nung rineport na silang missing. Pero ang nakakapagtaka sa 90 na litrato na ito, ito ay kinuhanan bandang hating gabi. Hindi nila alam kung ano ang gustong ipahiwatig nang kumuha ng mga litrato. Sa mga litrato na ito, ang kinuhanan nila ay ang paligid ng gubat. Makikita dito ang mga puno, mga bato at para na sa gilid pa ng bangin. Ang mas nakakapagtaka dito ay ang isang kuhang litrato ng buhok ni Chris. Kahit kasi 7 araw na sila na nasa gubat, kitang kita dito na malinis pa rin at tuyo ang buhok niya. Nakapagtataka yun dahil nung araw na yun umuulan sa rainforest. Hindi natin nakita ang mukha niya o ang katawan niya sa litrato, kaya mahirap masabi kung buhay pa ba siya noong oras na yun. Ang tanong natin,
Bakit sa gabi kumukuha ng litrato at hindi sa umaga? Ang isang teorya dito, siguro ginagamit nila ang flash ng cellphone bilang liwanag sa dilim. O baka ito yung sign na humingi na sila ng tulong. Dahil nagbabakasakali sila na baka may dumaan na tao at makita ang flash ng cellphone. Kaya ito ang katunayan na may masamang nangyari sa kanila. Ang isa pang ebidensya na magpapatunay na may masamang nangyari sa kanila ay makikita sa cellphone ni Chris. Noong in-examine nila mga call logs, nakita nila na nakailang attempt na tumawag sa Dutch Emergency Services bandang 4:39 PM. Pero sa kasamang palad, hindi ito nakakonek. Tapos tumawag din sila sa 911 pero hindi pa rin makakonek. Pagkatapos ng ilang attempt na yon, ay pinatay muna nila ang cellphone. Siguro noong mga oras na yon, sinisave nila ang battery nila. Tapos kinabukasan, sinubukan nila ulit tumawag sa emergency services ng ilang beses. Pero hindi talaga sila makakonek. Pero yung sunod na tawag ay nakakonek na sila sa emergency services. Pero ilang segundo lang ang lumipas ay naputol ito ulit dahil nawalan ito ng signal. Ang cellphone naman ni Lisaine ay nalobat na noong April 6. Sa pagitan naman ng April 7 hanggang April 10, may sumubok ni Unlock ang iPhone ni Chris ng 70 beses. Pero palagi nagfe-fail. Ang teorya nila, may masamang nangyari kay Chris. At si Lisaine ang sumubok na mag-unlock ng iPhone para makatawag ng emergency. Kaso dahil di niya alam ang password, kaya ito nagfe-fail. Ang isa pang nakakapagtaka dito ay ang backpack ng dalawa. Natagpuan ng backpack na maayos sa pagkakalagay ng cellphone, camera at mga bra. Kung may nangyari sa kanila, may oras pa ba sila na ilagay sa loob ng bag nila ang mga gamit na ito? Tapos ang nakapagtaka pa ay ang bra na nasa loob ng backpack. Ang bra na yun ay suot nila noong araw na nawala sila. Ano yun? Tinanggal nila tapos sa kanila ipinasok sa bag? O meron kayang ibang tao na gumawa nito? Ang isa pa sa mga naging ebidensya ay ang mga nakitang 34 na fingerprint sa bag. Kanino kaya mga fingerprint na ito? At ano ang ginawa nila sa bag? Ilang linggo lumipas, nagkaroon na ng konklusyon ng mga otoridad at sinabi nila na ito ay isang aksidente. Marahil umalis sila sa trail, naligaw sila at naaksidente. O kaya naman, inatake sila ng mabangis na hayop at ng kalaunan sila ay nasawi. Nagpatuloy pa rin na paghanap sa kanila sa tulong na rin ng mga local tribe. At isang araw, nakita nila ang damit ni Chris na maayos na nakatupi sa gilid ng ilog. Ito ay ilang kilometro ang layo kung saan natagpuan ng bag. 2 buwan pa nakalipas, natagpuan nila ang mga nakakalat na buto sa gubat. Nung pinadNA test nila ito, nalaman nila na ito ay kay Lisaine at kay Chris. Marami ang nagsasabi na isa itong murder. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin nila alam kung ano ang tunay na nangyari sa 2 babae na ito. Kayo, ano sa tingin nyo? Kung ano ang tunay na nangyari sa 2? I-comment nyo naman ang mga sagot nyo at magkwentuhan na lang ulit tayo sa next na video natin. Hanggang sa muli.